Rise and Shine Pilipinas, good morning sa inyo dyan sa studio at sa lahat ng ating mga RSP team bahay. Tangi ang track o extension ng low pressure area mula sa dating bagyong Queenie, ang weather system na nakakaapekto ngayon sa bansa. Magdadala ito ng kaulapan at mga pag-ulan sa Eastern Visayas, Carga at Davao Region. Habang mga localized thunderstorms ang magbibigay naman ng mga panandaliang pag-ulan sa Metro Manila at sa natitirang bahagi ng bansa. Makita natin ngayon din sa ating weather satellite image ng PAGASA, ang dating bagyong Paeng na ngayon ay isang tropical storm na lang ay nasa vicinity na ng Hong Kong kung saan ito nagpapaulan ngayon. Wala na itong direktang epekto sa bansa maliban na lang sa hangin na nagpapalakas ng alon sa mga karagatan sa extreme northern Luzon. As of 3 a.m. this morning, ang LPA na ating binabantayan sa silangan ng Mindanao ay matatagpuan na ngayon sa layong 420 kilometers east o silangan ng General Santos City. Ang mga nakita natin mga kulay pula at orange na kaulapan dito sa Eastern Visayas at Eastern Mindanao ay ang trough o yung extension ng LPA mula sa dating bagyong Queenie. Ang magpapaulan ngayon dito sa Eastern Visayas, Northern Mindanao, Caraga, Davao Region, Sogsergen, Bohol, Lanao del Sur at Maguindanao Provinces. Dito sa Metro Manila at sa natitirang bahagi ng bansa ay makakaranas naman ng mas maliwala sa panahon ang aasahan. Dito sa Luzon, asahan ng mas maaliwala sa panahon sa maghapon. Pero may mga tsansa pa rin ng mga panandalian at mahihinang pag-ulan dala ng mga localized thunderstorms na maaaring mabuo sa hapon o early evening. Magiging maulap na may kasama ng pag-ulan naman ang aasahan sa Eastern Visayas at Bohol Provinces. Bohol Province, ngayong maghapon, dala naman ito ng epekto ng trough extension ng low pressure area. Habang mas maaliwala sa panahon naman ang aasahan sa Central at Western Visayas. Dito naman tayo sa Mindanao, magiging maulap at maulan sa malaking bahagi ng Mindanao. Kasama na dito ang Northern Mindanao, Caraga, Davao Region, Sogsergen, Lanao del Sur at Maguindanao Provinces dahil naman sa epekto ng trough o yung extension ng LPA na nasa silangan lang ng Mindanao. Dahil na rin sa malakas na hangin dulot ng Tropical Storm Paeng na nasa vicinity na ng Hong Kong, naglabas pa rin ng gale warning ang PAGASA ngayong Huwebes. Asahang magiging rough to very rough ang mga pag-alon sa northern seaboards ng Northern Luzon. Asahang magiging maalon ang mga karagatan sa Batanes, Northern Coast of Cagayan kasama ng Babuyan Islands. Ganon din dito sa Northern Coast ng Ilocos Norte. Pinapayuhan pong iwasan munang maglayag sa mga nasabing karagatan dahil dun sa mga along maaaring umabot sa 3.1 to 4.5 meters ang taas. Ito ang itsura ng ating kalangitan sa Metro Manila na kunang ko kanina lang. Sa mga oras ito, wala tayong namamataang mga pag-ulan sa anumang bahagi ng Metro Manila at sa mga kalapit na lalawigan nito. Magpapatuloy ang bagyong maulap hanggang sa maulap na kalangitan na may kasamang panandaliang mahinang pag-ulan. Ang aasahan pagdating ng hapon dito sa Metro Manila at sa mga kalapit na lalawigan nito dahil na rin sa mga epekto ng mga localized thunderstorms. At doon naman sa mga papasok sa trabaho at mga eskwelahan, magdala pa rin tayo ng payong protection sa ulan, lalo na doon sa mga umuwi sa hapon o early evening. Sumikat ang araw kaninang 5:52 a.m. at dulubog naman ito ng 5:27 p.m. ng hapon. Ako po si Edmund Rosales para sa Info Weather. Lagi maging handa, may pagyuman o wala. Mula po din sa Morning Show ng Bayan, Rise and Shine, Pilipinas.